Hello po mga ka-LK, welcome po sa aking food vlog. Ngayon po, may isa-surpresa na naman po ako. First timer po siya nag-order sa akin. Pero bago po ang lahat, panoorin po muna natin ang aking intro. Welcome back po ulit mga ka-LK. So, ang aking gagawin ngayon ay ang aking bagong binibentang 4-in-1 bilao. Apat na kakanin sa isang bilao. Ang piniprito ko ngayon ay ang ube na lagkit po rin. Ginawa ko po siya kagabi. Madali lang po siyang gawin. Basta alam mo lang kung paano. Sa lahat ata ng kakanin, ito yung pinakamadaling gawin. Yun nga lang, dapat matyaga ka sa pagbabalot. Lalo na kung ang nabili mong wrapper sa tindahan ay madaling mapunit. Kaya dapat pag bumili ka, tingnan mo kung bago. Dati kasi sa binibilhan kong tindahan, may tatlong sizes ang wrapper. May mapipili kang small, medium, at saka large. Pero ngayon wala na. Sabi ng tindira, yun na kasi ang binibigay ng kanila mga suppliers. Kung napapansin nyo po, may kumalabog habang nililipat ko yung turon sa lalagyan. Ang kaliwang kamay ko po kasi ang may hawak na po na kumukuha ng video at ang kanan naman ang nagluluto. Ayan, luto na. 30 pieces po ang ginawa ko. Sinasigurado ko kasi lagi na may pasobra para hindi magkulang. Mahirap na kasi pag nagkulang pa. Inilipat ko na siya sa strainer, pinatayo para hindi mag-stay ang mantika sa turon. Nag-umpisa na rin akong kumayog ng niyong para sa palitaw. The day before ko gamitin ang niyong, binabalatan ko na po siya para hindi na ako masyado mahirapan pa. Medyo matigas kasi yung niyong kaya nahihirapan ako magbalat. Pero kung minsan, nandito yung kapatid ko, pinapabalatan ko na rin sa kanya. Tapos kung kayo rin yung niyong, tinatanggal ko yung mga itim-itim. Pangit kasi tingnan po, nabikit sa palitaw. Pinunasan ko muna yung mesang gagamitin ko. Nag-uumpisa na ako mag-arrange ng mga kakanin. Pero bago ang lahat, babalutin ko muna ng foil ang bilao. Sa pagbabalot naman, dapat dahan-dahan lang. Medyo manipis kasi yung foil at magaspang yung bilao. Kunting kimot lang, punit agad. Kakasabi ko lang ng dahan-dahan, pero ba't ang bilis? Ganito po kasi yun. Medyo mahaba po kasi yung video. Since 13 minutes lang ang kailangan sa premiere, fast forward ko na. Medyo natagal ako dito sa pagra-wrap, kaya hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko. Nakita ko lang to sa ibang vlogger, sinubukan kong gayahin. Mahirap pala mang voice over. Kung bulol ka, mas mabubulol ka lalo. Tatlong beses nga nila akong sinilip, kasi nga daw nagsasalita akong mag-isa. At Tagalog pa. Ngayon pagani sila, makabuang din yung mag-edit o video. Pero bitaw, pasensya na gahi kay kong inisteryahan. Kasi tinood lang, di medyo ko fluent ang Tagalog. Pag hindi man ako fluent sa Binisaya, kay man anyo, halin pa sang gamay kuya, ilungga takon. Pero bay ilang ah, kasabuti sa ay hala takas. Pero bitaw, oy, nadugayan siya po din dapita. Pasensya na. Kasi so, gina po yaw-yaw, lahat na po na-describe mo sa akong gibuhat. Nagkat na di ay ko o karton, marag ruler kada ko o ruler kada taas. Speaking of taas ug dako, dapat dako ka gugma sa imong gibuhat ug taas kag pasensya kay sa ing aning negosyo. Usahay mo struggle jud ta. Pero maski mag-struggle ta usahay, mapadayon ra gihapon ta. Kay part naman na sa tong kinabuhi. Tandaan mo, walang negosyanteng nasa tuktok na kaagad. Lahat nag-uumpisa sa baba. Kasi nga, walang perfect, diba? At yun na nga, natapos ko na siyang balutin. Kaya kinuha ko na ang nakaredy kong palitaw para malagyan ko na ng sapal ng niyo. Ginawa ko pala ang palitaw bago ako nagprito ng buchi at saka malagkit. Para malamig na siya bago ko siya i-dip sa kinayod na niyo. Nagsuot ako ng plastic gloves para hindi ko siya mawakan ng mismong kamay ko. Kasi kahit gaano pa kalinis ang iyong kamay, kapag hinawakan mo ang palitaw, madali itong mapanis. Isasasaw ko siya lahat para mamaya tuloy-tuloy ang gagawin ko. Dapat kasi nakaready lahat para tuloy-tuloy ang gagawin mo sa pag-arrange. 20 pieces lang ang kailangan ko na palitaw pero ang ginawa ko is 30 pieces.
Kaya nang sabi ko, gusto ko lahat ng ginagawa ko may paso. Para kung may aberya mang mangyayari, ay hindi na ako uulit pa. Kaya tanang sobra, pwede naman na siya ibaligya, i-repack rani mo, ginagmay. Maong dili sayang, din kung dili po mahalin, pwede na po kaunon, dili sa balay, snack-snack. Pwede na po ihata sa silingan, mas malipay pa na sila kaimong gitagaan. Kaya kinuha ko na ang bilao at una ko siyang ilalagay lahat. Pagkatapos ko kasi ma-arrange yan, kailangan magpalit ako ng plastic gloves para hindi ma-transfer yung nail sa ibang katanin. Dapat 20 pieces akong ibutang. Pero kay medyo gamay ra siya lang tawon, ako siyang gidugang. O diba, muna akong ginaingon, nga akong niluto dapat na dyo'y sobra. In kaso ing ani, na-prepare ko na rin pala yung sasawa ng malagkit turon. Medyo malaking cup ang nagamit ko, wala kasi ako nung maliit. Yung sasawan pala is Jersey condensed na ube flavor. Kinuha ko na rin pala yung kutsinta, ube malagkit turon, at saka yung buchi na niluto ko kanina. Pinagtabi ko na silang tatlo para hindi na ako mahihirapan pang kunin sila isa-isa. Iniikot ko yung bilao para matansya ko ang space na gagamitin ko sa tatlong kakanin. Dapat kasi pantay ang space para hindi pangit tingnan. Nakakapangit naman talaga pag hindi pantay, diba? Kaya ayan, sa kakapantay ko, natatagalan na naman ako. Pero di baling matatagalan, basta maganda naman ang outcome. Kung kiss among good ang ginalanta sa customer kay ang packaging. Pag nindot yung packaging, meaning, lami daw yung pagkaon. Pero para sa akin, bonus na lang yung packaging. Mas maganda pa rin kasi yung masarap na, malinis pa. At ayan, nag-start na ako mag-arrange ng ube, malagkit to ron. Dapat 20 pieces lang ang ilalagay ko. Pero kung konti ulit siya tingnan, magdadagdag ako. Ganyan lagi ang ginagawa ko sa mga first timer ko na customer. Lagi may pasobra. Ay, pakapinfirmy ba? Malay natin, baka umorder ulit. Pero bitaw, sa tanan ako mga pa-order, gikan pa dyan sa una, nandiyan na yung mga pakapin. Wala lang na sila kahibalo. Basta, pag nanguta na sila kung pila ka pieces, kung itog, almorapod. Pero wala na sa kahibalo, ako nang ginapakapinan mga 5, 10 to 15 pieces. Pero depende po sa klase sa kakanin niya ilang gina-order. Halaga, yaw yan nasag ko, no? Manan akong arrange ang buchi. Kung napapansin nyo naman, ang nagawa kong buchi is nag-crack. Yung nabili ko kasing mantika is may halong tubig. Hindi ko alam kung sinadya ba o sadyang ganyan talaga yung mantika nila. Pero huwag basta usgahan. Masarap pa rin yan. Okay, last na. Kutsinta naman na i-arrange ko. Alam niyo ba na sa lahat ng kakanin, ito yung pinakaunang recipe ko dati? Yung una, hindi talaga ako marunong magluto ng mga kakanin. Kahit anong kakanin, kahit isa wala akong alam. Pero kay lagi po, briman, sumangita dyo tagwe nga makatabang ta sa atong bana. Before ko na maligyaan yung kutsinta, naalay na maligyaan ni diri sa una. Actually, isa siya sa pagkaon ni akong ganahan kay katong buros ko. Basta magluto ganito si auntie nga silingan na magtindahan. Mag-una-una dyo dahin kong palit. Mahalag init pa. Kaunon dahin ako. Ilan may kaiyang hiniin mga kutsinta. Kung wala to'y maligya si auntie sa una, wala po ko ka-encounter yung ani nga pagkauna. Kaya ang ako na ilahin yung kakanin sa una is bud-bud o bibingka. Katong nagtuon ako gluto-luto, akong bayaw nag-ingas ako ang nga naa siya naibawaan niya recipe sa kutsinta. Sumuot to akong gitunan, then dugay pa na ko siya nuggets. Pero meron akong luto is medyo gahi. Gami siya pero medyo gahi. Pero dahil gusto matuto, kaya nag-research ako. Nagtanong-tanong sa mga marunong magluto. Wala kasi akong phone dati. Walang internet, walang wifi. Kaya medyo natagalan bago ko nakuha ang mismo yung texture niya. Pero in God's grace, nagka-phone ako, marami din kasi akong ibang binibenta. Kaya nakapag-research na rin ako. Gawa ng account sa Facebook, sumali sa mga grupo na about sa mga kakanin, about sa mga niluluto, sa mga ulam, kahit ano basta about sa mga luto. Nanonood ng mga videos, nagbabasa ng mga comments, hindi kasi ako masyado matanong. Naging silent reader ako ng mga post, mga videos nila, mga comments. Sinave ko mga videos nila at paulit-ulit pinanood. Hanggang natutunan ko siyang gawin. At guess what? Naging bestseller ko siya. Paano ba namang hindi? Eh dati, 3 piso lang ang isa. Pero tinuod, sa dili pang hinambog no, isa na siya sa pinakalaming ako tsinta dali sa among lugar. Naging trademark ko nga siya dati. Actually, hanggang ngayon, for pick up po kasi ako pa nagpa-order. Kaya pag nagtanong si customer, lagi kong sinasabi na itanong mo lang kung sino yung gumagawa ng puto at kutsinta sa lugar namin. Tumatanggi din kasi ako minsan sa pagdi-deliver kasi wala akong ibang mautusan. Kasi nga, single nanay, minsan walang kakampi sa hanap buhay. Pero okay lang. Kinakaya naman. Medyo nasanay na rin kasi. Pero pag si customer nag-request ng pa-surprise, hindi rin ako tumatanggi. Lalo na pag OFW ang nag-request,
Ay naku dahil lagi akong yes na yes. Masarap din kasi sa pakiramdam pag naging part ka ng happiness ng iba. Kaya pag ganon, hindi na rin ako tumatanggi pa. At ayan guys, lumipat pala ako ng mesa. Medyo mahirap kasi doon sa kabila. Wala kasi masyadong space doon kasi andun yung mga gamit ko sa pagluluto. Actually, apat na mesa yung ginagamit ko. Unang mesa is doon ko nilalagay yung mga pagkaing lulutuin ko. Yung pangalawang mesa naman is doon ko nilalagay yung naluto na at palalamigin at ia-arrange sa bilao. At ito naman yung pangatlong mesa na ginagamit ko. Actually, dining table namin to. Ito yung ginagamit ko kasi medyo malaki ang space dito, bawat gilid. Hindi ako nahihirapan pa nagbabalot, lalo na yung gamit kong cling wrap is malaki at mabigat. At dito ko na rin kinukuhanan ng mga picture ang mga kakanin. At yung pang-apat na mesa naman is doon ko nilalagay yung mga kakanin na ready to pick up na. Sa pagbabalot pala ng ganito kalaking bilao, dapat maingat ka din. Dahil 4-in-1 ang ginawa ko, size 16 palang bilao ang ginamit ko. Dahil medyo malaki ang size 16, ang pinakamalaking cling wrap din ang ginamit ko dito. Sa Shopee pala ako umorder ng cling wrap kasi walang available dito malapit sa amin. 700 plus ang price niya. Nakalimutan ko lang kung magkano yung plus. At saka syempre, dahil walang libre ngayon, naging 900 plus na dahil sa shipping fee. Pero, kahit mahal, worth it naman kasi pang matagalan yung gamitan. At ayan na, tapos ko na siyang balutin. Oras na para mag-deliver. Ang pinagdalhan ko pala nito is wala talagang kaalam-alam. Dahil medyo matagal na rin pala silang walang communication. Hindi nga niya napigilang umiyak pagkabigay ko. Sayang nga eh, hindi ko nakuna ng video. Happy birthday sa Gina, ikaw na yung cake.